Nagwagi si Nikola Jokic na may 41 puntos at nagtulak sa Denver Nuggets patungo sa unang pwesto sa mahigpit na Western Conference playoff race sa pamamagitan ng 116 hanggang 107 panalo laban sa Timberwolves noong Miyerkules ng gabi. Bago ko simulan ng NBA recap, pakilike ang video na ito. Maraming salamat po! Gumawa si Jokic ng 16-20 tira laban sa pinakamahusay na depensa ng NBA habang bantay ng karamihan ng gabi ng pinakamahusay na depensang si Rudy Gobert. Nagdagdag si Jamal Murray ng 20 puntos sa loob ng 27 na minuto at nagtala si Michael Porter Jr. ng 18 puntos. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Minnesota na may 25 puntos ngunit hindi siya naging epektibo sa ika-apat na quarter habang umarangkada ang Denver. Nagdagdag si Mike Conley ng 19 puntos para sa Wolves. Ang Nuggets, 56-24, ay kumuha ng isang laro na abante laban sa Minnesota at Oklahoma City, parehong may 55-25 na tala. Sinipa ng Thunder ang San Antonio 127-89 noong Miyerkules ng gabi upang manatiling nasa striking distance sila sa unang pwesto sa kanluran. Noong Martes ng gabi, binalaan ni Jokic ang kahalagahan ng laro na ito, sinasabi, "Hindi ko iniisip na ito ay isang napakalaking laro." Ngunit pinanindigan ni Edwards na ang laro ay kasing laki ng isang regular na laro sa panahon ng regular season. "Ako ay naniniwala na lahat ay alam kung ano ang nakataya," sabi ni Edwards. "Hindi ko na kailangan pang pag-usapan kung gaano ito kalaki, alam ng lahat. Ang pagkakaiba ng pag-iisip na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa mga pamamaraan ng mga koponan. Ang pagpasok sa playoffs sa optimum na kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa pagpasok sa postseason bilang unang binhi sa kanluran," ipinapahiwatig ni Denver coach Michael Malone, na nagsasabing sa loob ng mga linggo na siya'y tiwala sa kanyang koponan na manalo kahit saan, kahit kailan, kahit anong pagtatanim. Mayroon siyang limitasyon sa minuto sina Murray, tuhod, at Aaron Gordon, paa. "Mas magugustuhan namin ang isang seed, ngunit mas mahalaga para sa akin na tiyakin na ang aming mga manlalaro ay malusog at magagamit sa panahon ng playoffs," sabi ni Malone bago ang laro. Idinagdag pa niya, "Mayroong napakaraming mga koponan na maaaring lumabas mula sa kanluran ngayong taon." Dahil si Karl Anthony Towns ay inaasahang bumalik sa aksyon bago matapos ang linggo na ito, ang Timberwolves ay pumapasok sa playoffs nang may pagmamalaki sa halip na pagkahulog tulad ng kanilang naranasan noong nakaraang taon. Ang pilosopiyang ang kalusugan ay mahalaga kaysa sa pagtatanim ay nagdulot ng malawakang spekulasyon na si Murray ay lulusot sa ikalawang gabi ng back-to-back na ito sa Miyerkules matapos bumalik lamang nitong nakaraang linggo mula sa pinsalang tuhod na nagpalayo sa kanya sa 7 laro. Ang mga Wolves ang nanguna sa karamihan ng gabi ngunit nagsara ang Denver sa 3rd quarter sa 100-1 takbo upang kumuha ng 83-80 na abante papasok sa 4th na quarter. Pinalawak ng 2nd unit ng Nuggets ang agwat sa 81-87 bago bumalik si Jokic at Murray mayroong natitirang 7.5 minuto, at ginamit ng Denver ang isang 10-0 na takbo upang lumayo. Ang reserve ng Nuggets na si Peyton Watson ay may 6 na block, na nagbibigay sa kanya ng 13 sa mga huling 3 laro.